Yo guys, what's up? Ayan, so meron naman tayong bagong ipamimigay na template. Okay, para sa mug. Ayan, so last year pa ito guys. Again, nakuha ko lang din ito sa group. Pinost to ni Sir Maximo. Ayan, shoutout kay Sir Maximo. Siya yung nag-post nito nung last year pa. Ayan, ipopost ko na lang ulit kasi para mapakinabangan naman ng iba na naghahanap. Parang, kasi kung hindi ko ito ipopose, sayang lang din naman, di ba? Okay, so panoorin nyo na lang guys at libre lang to. At syempre, may password ito guys. Dahil naman para kahit papano, merong manood sa ating YouTube channel. So ganun lang naman yung bigaya lang tayo, okay? So makakuha ka ng libre na design or template, matututo ka pa. At the same time, merong manunood sa aking YouTube channel. Okay, so tara, umpisahan na natin yan. Let's go! Tignan muna natin yung mga mock-up para hindi na kayo gumawa ng mock-up. Kasama to sa files na makukuha nyo guys. Okay, so i-download nyo lang yung files na yan at kailangan may password. So panoorin nyo lang para makita nyo yung password or marinig niyo yung password. Ayan. So, ito yung mock-up. Para din na kayo gumawa ng mock-up. Kasama na dito yan. Ayan. So, napakaganda guys. Kasi meron siyang kabilaan at meron siyang sa gitna. So, ganyan lang naman yung pinaka format yan. So, ipapakita din natin mamaya yan sa MS Word. Yung mga hindi marunong gumamit ng Photoshop. Panag print na ng mug design. Okay, so tignan muna natin itong mga design or mock-up. Ayan. So, 11 to guys. 11 na mock-up. Okay. So, pang-couple ito ha. Pang-couple. Lalo lang ngayon, malapit na naman ang December. Pwede itong pang-regalo. Ayan. Okay. So, titignan lang natin isa-isa para makita nyo rin. Maganda to guys kasi nakapag-print na rin ako ito ng last year na meron din ako itong na-print. Maganda siya pag na-print na kasi glossy naman yung baso. Ayan. So, wag nyo lang kakalimutan. Laging naka-mirror pag sublimation. So, yung experience ko ha. Depende na lang sa iba. Okay. So, yun yung mock-up. Tingnan natin yung pinaka template or design niya. Ito na guys yung pinaka template or design niya. So titignan natin siya isa-isa para makita nyo rin at makita ko din. Ayan. So ito yung pinaka design niya. Ipiprint nyo na lang ito para sa ating couple mug. Ayan. So marami kayong pwede pagpilian. Marami kayong pwedeng ipakita sa inyong mga kaibigan. Okay. So mga kapitbahay pwedeng-pwede yan. Ayan, so kayo na bahala dyan pumili. Mas maganda mag-print kayo ng sample. Or pwede rin naman i-send nyo nalang yung mock-up para makita nila, diba? Para kahit pa paano tipid ka sa materialis pag naggawa ka ng sample. Kasi karamihan dyan, yung iba gumagawa talaga ng sample para mayroong ipakita. Pwede naman gumawa ka ng isang piraso at ipakita mo nalang yung mga mock-up para kahit pa paano tipid sa materialis pag mayroong kang iaalok. Yan. Okay, so ito yung pinaka-design niya. Mamaya ipapakita natin kung paano to i-print sa Microsoft. Okay, good news nga pala sa mga marunong mag-Photoshop dahil meron din siyang kasamang PSD na file. Ayan. PSD editables. So makikita nyo dito guys, 10 pieces o 10 na piraso. Yan. So kayo na bahala dyan dahil ako hindi ako marunong sa Photoshop. Sa mga marunong, yan. I-download nyo na lang guys at pwede nyo ma-edit sa Photoshop. Okay? Tapos dito, meron din siyang fonts. Siguro sa Photoshop din ito pwede magamit. So, kayo na bahala dyan. So, balitaan nyo na lang ako kung ma-edit nyo nga ba sa Photoshop yan. Okay? At yung mock-up, so ito yung kanina pinakita natin kasama yan sa folder. Ito lahat yan makikita dito sa folder. Okay? So, yung PNG, yung design na pwede natin i-print. Okay, so ito yung ating mga design. Couple design, no space, big letter po lahat. Okay,
Yun. So dito na tayo, guys. So di na natin kailangan ng ano, mock up na Canva dahil meron naman siya. Kasi karami na ginagawa natin ng mga nakalipas na video, gumagamit tayo ng Canva dahil sa mock up. Kasi dito sa Pilex na to ay meron ng kasamang mock up. So ipapakita na lang natin yung pag-print o pag-format ng design sa MS Word. Yung mga hindi marunong mag Photoshop, okay? So, madali lang naman yan. Upload nyo lang yung design natin. Ang pinaka-importante naman dyan ay yung size natin, yung sa papel. Yun, naka A4 size dapat yan. Ayan. So, gagawin mo dyan. Ang ginagawa ko kasi dyan, pwede nga makaprint ng 3 sa isang papel para makatipid ka. So, kaka-copy-paste mo lang yan. So, bago mo pala i-copy-paste yan, i-size mo muna. So, right-click mo yan. Check mo yung size and position. So, uncheck mo to yung dalawang yan. Kasi naka-check yan eh, pag open mo. So, lagay mo yung height mo ay 3.7. So, depende kung ano yung gamit mo. Sa akin, 3.7. At yung width niya ay yung haba niya, yung paikot sa baso, ay nasa 8. Ayan. Dahil hindi naman natin pwede isagad yun dun sa pinakahawakan kasi hindi naman naaabot, diba? So, depende pa rin sa inyo, guys. Pero yung sa akin kasi ay 8x3.7. Ayan. So, pag nagawa ka na ng template mo dyan, ang gagawin mo dyan ay ika-copy mo lang yan. Diba? So, kung iba-iba naman yung order, kunyari, isang design na ganito, so, gagawa tayo ng isang sample, isa pang design para makita lang. Okay? So, kunyari, tatlong order na baso na iba-iba. So, gagawin mo dyan. So, right-click mo nga. Uncheck mo muna yan. Tapos, 3.7x8. Ayan. Diba? Para makatipid ka sa papel. Okay? So, upload pa tayo ng isa kung iba-iba yung in-order sa'yo. Para isang print lang na ba? Isang print lang sa papel. Yan, para isang papel lang magagamit mo, di ba? Okay? So, 3.7x8. Ayan. So, meron ka ng tatlong design na ipiprint sa isang papel. So, makakatipid ka sa papel nito. Okay? Yan. So, ang bintahan nga lang talaga yan ay nasa 130 pataas. Okay? 150 or 160 kasama na yung box. Pag bumaba ka sa 130, delikado na kasi lugi ka na sa puna nun. Dahil ang puna na mag ay tumataas. Sa ngayon ay nasa 35 na. So, sa kuryente pa, diba? Sa ink at sa papel. So, kukumpute mo na lang yan para may idea kayo. So, lalo sa mga nag-uumpisa pa lang. Pag ito, na-set mo na, ipiprint mo na yan. Dapat naka-mirror yan, guys. Okay? Ipiprint mo na. Kasi sa akin, ang gamit ko ay L120. Pero nilagay ko ay L121 pero L120. So, gagawin mo dyan. Punta ka ng properties. Tapos, more option, ilagay mo ay mirror. Okay? Para yung design ay nakabaliktad. Ganyan yung ginagawa ko. Depende nilang sa iba, di ba? Kung ano yung ginagawa nila. Sa akin kasi naka-mirror talaga yan. Ayan o. Oh. Okay, so yan lang yung ating tutorial dito. Hindi lang basta-basta template or design yung binamimigay natin. Meron din namang tutorial para sa ating mga baguhan lang sa mga gustong mag-print para meron kayong idea. Okay, para wala masabi yung mga nag-comment yan na bakit may password ay bigay lang naman yan. Malino naman nakalagay dyan at sinasabi ko na free lang yung design natin pero may kasamang tutorial pero kailangan manood para may password na makukuha. So, ganun lang naman yan guys. Bigayan lang yan. Okay? So, good luck.